Kamusta ka, anime? Ito na ang episode 3 ng Invitational Tournament. Disclaimer lang po, ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa slap dunk. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat! Tara, at atin ang simulan! Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the 3, we quick to click and break the peace. No respect for what they... Nagpakitang gilas nga agad ang team ng Shohoku at nagawa nila makalamang ng dalawa sa team ng Honmoku High. Mapupunta nga sa panig ng Honmoku ang bola at hawak na nga ito ni Yohito. Okay, babawi kami sa puntos na ginawa mo. Wika nga ni Yohito kay Miyagi. Sige lang, yun eh kung makakalusot ka sa depensa ko. Sagot nga ni Miyagi. Biglang umiti si Yohito. Sabay atake nito. Pero nagawa siyang mapigilan ni Miyagi. Kaya naman, napilitan tuloy itong ipasa ang bola kay Shimaru. Pagkakuha nga ni Shimaru sa bola, dinipensa naman agad siya ni Sakuragi. Di mo na mauulit yung ginawa mo sa akin kanina na pag-spin move, wika ni Sakuragi. Aba, mukhang minamaliit din ako ng isa na to ah. Papakitaan ko lang ito ng malahalimaw na galaw. Bulungan ni Shimaru sa sarili niya. Pilit niya nga pinupwersa si Sakuragi, pero di niya magawang mapausa dito. Di mo ko kaya bakulaw. Kahit na anong pilit mo, di kita papalusutin. Wika nga ulit ni Sakuragi. Pero pinilit ni Shimaru na pwersahin si Sakuragi at mag-a-attempt na nga ito ng jump shot nang sabayan siya sa pere ni Sakuragi. At yun, isang block ang inabot nito kay Sakuragi. Ay nako, matigas talaga ulo. Kahit alam niyang hindi niya kaya, pinipilit niya pa rin. Wala ka talagang pinagbabago, Shimaru. Wika nga ng coach ng Honmoku na nakakunot ang noo. Malakas talaga si Sakuragi. Hindi niya inahayaan na makalusot sa ilalim ang number 6 ng Honmoku. Talagang nakakabilib siya. Wika nga ni Coach Takato na nanonood ng laban. Tama po kayo dyan, Coach. Kahit ngayon niya palang nakaharap yung number 6 na yun, pinapatunayan niya pa rin na hindi ito mananalo sa kanya. Sagot nga ni Maki. Tumalsik nga ang bola at nakuha naman ito ni Yasuda. Fast break, Yasuda! Sigaw nga ni Miyagi. Ibinalibag nga ni Yasuda ang bola at sakto naman ito kay Miyagi. Pero hinabol pa rin siya ni Yohito. Magle-lay up na nga si Miyagi nang sabayan siya sa ere ni Yohito. At yun, isang block ang inabot nito at tumama sa board ang bola. Pagbaba nga ni Yohito sa ere, mabilis niyang kinuha ang bola at diniretso pabalik sa court nila. Nice block, Yohito! Sigaw nga ng coach nila. Baba na agad, Ryota! Sigaw nga din ni Ayako. Ganda ng laban ng magkabilang kupunan na. Hindi talaga nila inahayaan na makapuntos ang bawat player. Talagang ginagawa nila ang best nila para sa laban. Wika nga ni Coach Dumoto na nanonood din ng laban. Tama po kayo sa sinabi nyo, Coach. Hindi masasayang ang panonood ng mga tao na nandito ngayon sa arena. Sabat nga ni Sawakita. Bigay mo kay Mamoru ang bola, Yohito! Sigaw ni Umeda. Mabilis nga idinrap ni Yohito ang bola. Pagkakuha nga ni Mamoru sa bola, inarapan naman agad siya ni Mitsui. Ibalik mo sa akin ang bola, Mamoru! Wika ni Yohito habang tumatakbo.
Di na nga nag-alinlangan pa si Mamoru. At idinrap niya pabalik ang bola kay Yohito. Pagkakuha nga ni Yohito sa bola, isang layup ang ginawa niya. At yun, pasok ang bola. Puntos para sa team ng Honmokuhay. Ang score ay all 4. Nice one, Yohito. Ang bilis ng galaw mo dun ah. Bati ni Shimaru, sabay appear nito. Tayo ang mananalo dito. Sagot nga ni Yohito. Ganyan nga team. Mahusay talaga ang pinapakita niyong laro. Hindi naman sa atin mananalo ang Shouhoku na yan. Pagdating sa bilis ng galaw at diskarte, tayo ang mamamayagpag dito at mag-uumpwi ng kampiyon na to. Ngising sabi nga ng coach ng Honmoku. Mabilis yung number 7 nila. Malasendo kung gumalaw. Sa palagay ko, hindi magiging madali para sa Shouhoku ang manalo sa laban na to. Wika nga ni Mito. Nagsigawan naman ang mga tagahanga ng Honmokuhay dahil sa ganda ng pinapakita nilang laro. Okay lang yun team, bawi kayo. Tabla pa lang naman ang score at malayo-layo pa ang tatahakin natin para manalo sa laban. Kaya tiwala lang sa sarili. Huwag na huwag kayong manggigigil para maiwasan na masira ang laro nyo. Paalala nga ni Aya ko sa mga player niya. Tingin mo Akagi, magagawa kayang matalo ng dati mong kupunan ang Honmokuhay na isa sa malakas na team na nakilaho ngayon dito? Tanong nga ni Uzumi na nanonood ng laban. Oo naman Uzumi, kilala ko ang team ng Shouhoku. Hindi sumusuko sa anumang laban yan. Natatandaan ko pa nga dati, ilang beses kaming nabigo noon. Pero dahil sa tulong ng apat na si Miyagi, Bukawa, Mitsui at Sakuragi, muling bumalik ang sigla ng kupuna ng Shouhoku. At nagawa pa namin na makapasok sa ginanap na Inter-High. Yun nga lang, nabigo kami na mag-uwi ng championship. Pero sa nakikita ko ngayon, kayang-kaya nilang manalo dito sa invitational tournament ng mga high school. Sagot nga ni Akagi. Nasa panig na nga ng Shouhoku ang bola at hawak na ito ni Miyagi. Habang idinidribble niya ang bola, biglang cut sa gitna ni Rukawa. Mabilis naman idinap ni Miyagi ang bola dito. Pagkakuha nga ni Rukawa sa bola, bigla siyang inangatan ni Umeda. Yun nga lang, hindi nila napansin na biglang pasok ni Sakuragi sa ilalim. Kaya napansin ito ni Rukawa, kaya idinap niya pababa ang bola dito. Sakto nga ito kay Sakuragi. Pagkakuha ni Sakuragi sa bola, isang reverse na dunk ang ginawa niya at pumasok ang bola. Puntos nga para sa team ng Shouhoku. Ang score ay 6-4. Lamang na ulit ng dalawa ang Shouhoku. Napakagandang chemistry talaga ng dalawang gunggong. Talagang iisa na ang kanilang hangad sa laban. Ang manalo. Ganyan sana hanggang matapos ang laban. Wika nga ng mga kaibigan ni Sakuragi na namamangha sa pinakita ng dalawa. Nag-appear naman si Sakuragi at Rukawa. Ayos talaga kayo Sakuragi at Rukawa. Pinapahanga nyo kami sa ginagawa nyo. Wika nga ni Mitsui. Sila pala yung binansagan ng Kanagawa na rare duo. Di na nakapagtataka kung bakit tinawag silang ganun. Pero hindi ibig sabihin nun na matatalo na nila kami. Yung mga ganyang uri ng galawan, madali lang ma-check ng mga player ko yan. Kaya hindi tatagal ang ganyang chemistry. Ngising sabi nga ng coach ng Honmoku. Nakita mo ba yun sa Wakita? Ganun na ganun ang ginawa nila nung matalo tayo sa Inter-High. Kaya dapat natin gawin, higpitan natin ang ating depensa. Panigurado, sila ang makakaharap natin sa susunod na laban. Wika nga ni Coach Dumoto. Matagal ko nang pinaghandaan yan, Coach. Sa ngayon, mas pinaghahandaan ko ang team ng Tendoji. Maaaring sila ang magpahirap sa atin. Sagot ni Sawakita. Hindi mangyayari yun. Kabisado ko na ang laruan ng mga yun.
Minsan ko nang napanood yun. Kaya makakasigurado ako na hindi tayo matatalo dun. Seryosong sabi nga ni Coach Domoto. Nasa panig na nga ng Honmoku ang bola at hawak na ito ni Yohito. Sabay atake nga nito. Pero mabilis siyang napigilan ni Miyagi. Dito Yohito! Sigaw nga ni Mamoru. Ipinasa nga ni Yohito ang bola kay Mamoru. Pagkakuha nga ni Mamoru sa bola, sabay jump shot nito. Yun nga lang, na-check siya ni Mitsui at isang block ang inabot niya. Tumalsik nga ang bola mula sa labas. Hindi pa ako pagod para tirahan mo ng harapan. Kung mabagal ang release mo sa bola, hindi sa akin uubra yan. Wika nga ni Mitsui. Okay ka din magdepensa, ginulat mo ako dun. Ngising sabi ni Mamoru. Umanda kayo dahil tatalunin namin ang kuponan nyo. Seryosong sabi nga ni Mitsui. Puro black nga ang nangyari sa magkabilang kuponan. Pero napanatili pa rin ang Shouhoku na makalamang sa laban. Magtutuloy-tuloy na kaya ito? Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye-bye!